Alright, good day sa inyo mga kahayop, mga kaipis, mga kahabis. Yan. So, ang video natin ngayon ay paano mag-alaga at magparami ng ipis ng Dubia cockroach. So, yun. Simulan natin sa enclosure setup. So, yun guys, sa enclosure setup, meron tayong enclosure dito na malaki. Baligagawin natin yan, bubutasan natin yan sa ibabaw. Para ayun yung ventilation niya. Then, ito naman yung egg tray na gagamitin natin. Bali, itong egg tray na to, brand new siya, hindi pa siya nagagamit. Pero, pwede rin kayong gumamit ng second hand egg tray, basta siguraduhin yung malinis para safe yung mga ipis natin. Then, ayun yung gagamitin nating screen, yung pino, para walang kawala. Few inches later. So yun guys, okay na. Butasan na natin yung ating bin, enclosure. So ilalagay na natin tong egg tray sa loob. So yun guys, tapos na nating ilagay yung egg tray na isalansan na natin. Ilalagay naman natin yung dubia, yung ipis. So bale guys, ito yung dubia natin. Ilalagay na natin sa enclosure. So yun guys, nailagay na natin yung ipis, yung mga dubia, eto na sila. Then yung iba, yun, kanya-kanyang tago na sa mga egg tray. Yun yung purpose ng egg tray na to. Doon sila nagtatago at doon sila sumisiksik. Kaya kung napansin nyo guys, yung mga egg tray natin nakatayo. Kasi kung yan ay nakahiga o yan naka-island, yung mga pupo nila maiipon dito. Parang ganito. Yan. Ayan, no? Pero kung nakatayo yan, pag pumupo sila, mahuhulog sa sahig, diretso sa sahig. Sa enclosure, guys, ang ginamit natin, storage box or black bin na plastic. Kasi ang mga dubia, hindi kayang umakyat sa plastic na may kinis or sa mga salamin. Unlike sa ibang ipis, katulad ng mga Madagascar gising cockroach, nakakakyat sila. So, kaya yun, maganda to sa kanila para hindi rin makatakas kasi kung magaspang yung gagamitin nyo, makakit sila, makatakas, sayang lang. Tsaka mas maganda kung yung bin na gagamitin nyo is hindi transparent kasi itong mga dubia, nocturnal sila, active sila sa gabi. Tsaka gusto nila palagi sa madilim. Kaya kung transparent yung gagamitin nyo, pwede silang ma-stress. Yan. Then yung size naman ng enclosure nyo depende sa dami ng ipis nyo. Kung konti lang yung ipis nyo, maliit na enclosure lang gamitin nyo para hindi sila mahirapan hanapin yung isa't isa katulad ng male, hanapin pa yung female. So yun. Then mapunta tayo sa ventilation. Ito guys, importante rin yung ventilation para sa enclosure nyo para makapasok yung hangin sa loob. Yan. Tsaka mas maganda kung lakihan nyo. Kasi kung bubutasan nyo lang ng ayun, soldering iron, hindi uubra yun. Kasi hindi makakapasok yung hangin, mahirapan pumasok. Mangyayari, pag di nakapasok yung hangin sa loob na enclosure, makukulob yung enclosure nyo, magkakamoist. Tapos pag nagkamoist, aamagin, mababasa yung mga pupo, magkakaroon ng amag. Pati yung mga tray, magkakaroon ng amag. So, masisira yung tray. Hindi lang yon, pati yung mga ipis pwedeng mamatay. Sa screen na ginamit natin, gumamit tayo ng screen na maliliit yung butas, yung pino, para yung enclosure natin secured. Hindi siya pasukan ng mga ibang insekto like centipede, gagamba, yan. Tsaka yung ipis bahay. Mabaho kasi yung ipis bahay. Pangit naman kung mahaluan yung dubia natin. Then, tsaka mga botike. Yan. Kasi nangyari na sa akin yan. Yung mga nakikita akong butiki sa loob na yun, kumakain ng mga dubia, mga matataba na swerte nila, dubia pa yung kinakain nila. Tsaka daga, yun, halos maubos yung colony ko, inatake sila ng daga,
Tsaka isa pa, ingatan nyo sila sa langgam. Kasi ang kalaban din ng dubya, langgam. Pag nilanggam yan, ubos yan. Sayang lang. Tsaka yun, gagawin nyo, lagyan nyo na lang ng petroleum jelly sa gilid para yung langgam hindi makakyat. O kaya yung pagpapatungan nyo, dapat nakapatong sa tubig para hindi makakyat yung mga langgam. Para secured yung enclosure nyo. So yun guys, feeding naman tayo. So ang gamit kong pagkain sa kanila is itong hog breeder pellet. Pang baboy ito, pero pwede rin kayong gumamit ng pang manok. Yung chicken crumble, chicken pellet, tsaka yung pang rabbit, yung rabbit pellet. So guys, ang ginagawa ko dito sa pellet, inahalo ko na siya ng tubig, binabasa ko. Para at the same time, dito na rin sila inom or kukuha ng source of water nila. Then pwede rin kayong magpakain ng prutas tsaka gulay, maganda sa kanila yon, like kalabasa, carrots, apple, orange. Yun din, dun na rin sila iinom. Yun na rin yung source of water nila. Then sa pagpapakain guys, yun, wag sobra. Dapat alam nyo yung mako-consume lang nila, yung mauubos nila. Kasi pag, pag hindi nila nauubos, pag may natira, lalapitan ng fruit fly. Dadapuan siya ng fruit fly. O kaya naman guys, pag may natira doon sa pagkain, tanggalin nyo na lang para yun, hindi na masira yung mabulok. Hindi na pasukan ng fruit fly. So yun, ang gamit kong food dish nila, ito, takip lang ng ice cream. Para makadali silang makakayat, maka-access sa pagkain nila. Ayan. Lagyan nyo lang dyan. Kakainin na nila yan. So yun guys, nakakain na sila. Ayan. Dun sa pagkain nila, wala naman ang naging problema. Dry naman yung pupo nila dyan. Hindi naman basa. So, nag-enjoy na sila dyan. Fiesta. Okay guys, dun naman tayo sa mismong dubya. Tsaka sa breeding nila. Tsaka sa gender. So, ito yung dubya, blaptica dubya, dubya roach, Guyana spotted roach, ipis. Originated sila from Central and South America. So, ito guys, ito yung nymphs. Yung mga babies, yung maliliit. And from nymphs, bago nila ma-reach yung maturity nila, yung adult age nila, is 4 to 6 months. After 4 to 6 months, ito na sila mag-adult. Ito na sila. Ito guys, ito yung adult female. Yung adult female, wala silang pakpak. Then, ito naman, yung adult male. Yung adult male ay may pakpak. Pero kahit may pakpak sila, hindi sila nakakalipad. Nakakapag-glide sila, pero sa paglipad, negative sila. So, sa lifespan naman tayo. Yung lifespan ng male, ng male, ay 1 year to, ayan, likot. Ito nga, ayan, talon ng talon. Filterin natin. So, ito. Yung lifespan ng male, ay 1 year to 1 and a half year. Then, yung female naman, ang lifespan niya is 1 and a half year to 2 years. Depende rin sa pag-aalaga nyo, tsaka sa setup nyo. Then, etong female, nanganganak sila, live bearer sila. Kaya nilang mag-anak ng 20 to 40 pieces monthly. Depende sa temperature at tsaka sa pagpapakain nyo. Usually kasi sa summer, sa kapag tag-init, doon sila mabilis dumami pag summer. Kung mag-i-start kayo mag-breed na ito, mag-i-start kayo sa small colony, dapat mas marami yung female kaysa sa male. Kasi yung once na marami yung male nyo, mag-aaway sila hanggang magpatayan sila dahil sa female. Parang sa tao lang yan, nag-aagawan sa chicks, sa babae. So yun, at mas maganda kung marami yung female nyo. Sa benefits naman tayo guys, kagandahan kasi pag may sarili kang breed, sarili kang colony ng dubya, yung size na kailangan mo na ipapakain, mas alaga mo, nandyan na, from nymphs to adult, pipiliin mo na lang. Then kagandahan din sa dubya, harmless sila, hindi sila nangagat ng predator, yun, ng predator nila, harmless, tsaka malinis sila, hindi sila mabaho, wala silang amoy na mabaho, may amoy sila pero hindi ganun mabaho, tsaka yun,
high protein din sila, guys. Unlike sa ibang so, ano, ibang feeders na superworm, cricket slats, mas ito mataas ang protein, nasa 36 to 38% yung protein nila, kaya maganda silang ipakain sa mga alaga natin. Then usually kasi ito pinapakain sa mga reptiles, tarantula, scorpion, and pwede rin din sila sa isda. Pwede nyo rin kainin kung gusto nyo. Ako kasi kinain ko to, may video ako na kinain ko to, in-upload ko sa Facebook na hindi naman masyado nag-trending, pero na-discover ng KMJS yun, pinalabas nila sa segment nila yan. Kung gusto nyo mapanood yung video, nandyan sa baba sa ano description, nandyan yung link, click nyo na lang and panoorin nyo. Sa maintenance naman tayo, guys. Sa maintenance, sa paglilinis ng enclosure nyo, depende sa dami ng pupo o kung gaano kadumi yung enclosure nyo. Pag nakita nyo sobrang dumi na, sobrang dami ng pupo, linisin nyo na. Kasi ako minsan mga twice or once a month ako naglilinis. Ito, kakalinis ko lang. Tsaka pag naglinis kayo, huwag nyo ilalat yung pupo, kasi dyan sa pupo, dyan din nagtatago yung mga maliliit na dubya, yung mga nymphs. Kaya huwag nyong uubusin or tatanggalin lahat. Kasi yung mga adult male, pinapatay yung ibang nymphs na anak ng ibang male. Kaya yun. So yun, guys. Kung may tanong kayo and suggestion, comment lang kayo dyan. And pa-like and share na lang tong video. Tsaka subscribe for more videos. Click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga video ko. So yun. Thank you, guys. Happy keeping.